Umaasa pa rin ng mga magulang ni Stephanie Nicole Ella na agad mahuhuli ang mga tunay na salarin sa pagkamatay ng kanilang anak. Nagsagawa na ng reenactment ang pulisya sa lugar na kinabagsakan ni Nicole para matuntun ang pinagmula ng bala. Balitang hatid ni JP Soriano. Sa lugar na ito na minarkahan ng nakatirik na kandila, nakatayo si Stephanie Nicole Ella nang tamaan siya ng ligaw na bala noong bagong taon. Isinagawa ng PNP ang reenactment ng krimen at backtracking ng mga nangyari para matuntun ang pinagmula ng balang kumitil sa buhay ng bata. Nakaganon po siya. Tapos nung may bigla na lang po siyang kumananasagi niya ako. Ayan. Ikaw, nasan ka naman? Dito po. Ito, sige, kumanan niya ka dyan. Sir, baligay itong posisyon na. Base sa investigasyon ng PNP Crime Lab sa mga balang tumama kay Nicole, galing sa likurang bahagi ni Nicole ang balang may 50 metro lang ang layo sa bata. He came over so that maituro yung relative position ng bata sapagkat nakita nila sa autopsy yung firearm came from the back. Siguro he could veer to as much as 90 degrees. No? Nevertheless, that points to the fact that the firearm came from this area. Nabalitaan na rin ng pamilya Ella na hindi raw sa baril ng dating sundalong si Juan Agus nang galing ang balang pumatay kay Nicole. At sana, yung mga iba pa na nakakita kung sino-sino pa ang mga nagpaputok, huwag matakot na ituro kung sino ang mga yon. Kung di naman po siya, sana po mahuli po talaga yung totoong gumawa sa pamangkin ko. Ang ina ni Nicole, halos tulala at di na makausap at niyakap na lang ng best friend at kaklase ni Nicole na si Princess. Si best friend po siya ng anak ko. Simula pa po kinder tsaka prep magkaklase sila. Tapos, nung nasa ospital yung asawa ko, nandito yung anak ko, nakatira 2 months sa kanila. At ang huling maitatagong mensahe ni Nicole, ito na palang sulat na ito sa kanyang ama. Nagsasabing mahal na mahal niya ito at humihingi ng paumanhin sa kanya-anyang kakulitan. Bumisita rin sa Burol si Vice President Jejomar Binay. JP Soriano, GMA News.